Maraming salamat po sa ating mga kapatid. Ngayon po ay tinatawagan kay naman Sir Good Tobias para po sa history ng ating church. Kaya si Mami Ruth po ay sa pinakabata na ano po na aming member sa church. Yung kanya po makasama ay natulog na. Siya po ay gising at buhay. Ano po. So maraming salamat po Sir Ruth sa pagiging mas malakas kesa sa amin. At alam ko po na sa mga tao, ano ito po may mami? Ah, sige po. Masakit na po ang tuhod, kaya pagbigyan din natin. Happy Sabbath, mga kapatid sa ating mga dalaw. Mas gusto ko dito sa baba kasi malaki ako sa audience. At welcome po sa ating mga dalaw sa iba't ibang iglesia. At sorry lang na hindi tayo buo sa National Teachers. Happy anniversary ba ako sa Gasman Church, 32th anniversary. Kanya kanina, hindi na naman ako ang nakakaalam buong sa history na Gasman Church at si Sister Lindy at si Frederick. Noong panahon na nag-umpisa ang Gasman Church, mga kapatid, ang ating mga bisita for your information, ay hindi rin ako tagal ito sa Cavite. Ako din ay layo dito. Pero gawa ng for employment, ako po ay napadpad dito sa Cavite. That was year 1981. At saka yung unang pangunanan ko dito pagdating ay ang ating iglesia. Eh wala pong nakikita doon na pangalan na Seventh-day Adventist Church, kundi letter reading lamang. Ito po ay isang bahay, parang ganun lang. Sabi nga kanina ng iba pa ay sila Ate Julie, Tina, at saka iba pa. So, hindi ko naman talaga ako ang minor na member ng Gasman Church. So, mga karansa ko, wala sila dito. At saka yung ako po at saka yun, yung si Brother Akar, yung kanya ko na yun na hindi po sila active. So, sa papatuloy po ng iglesia, simple lamang na umbon na ito ay lawanip. Ang paligid ay lawanip, lupa lamang at saka ilan lamang ang upuan. Ang pagkipa po ay pumasok doon at kung ikaw ay nanahil, yun po ang iyong sapatos. So sa pagpatuloy ng pagpapala ng Panginoon, ito po ay napa-improve sa pinakanina, growing. Ito po ay na-improve at sa ay ang una pong naabutan ko na namamahala sa distrito noon. Ang Cavite po dati ay hindi pa nilulunay. Buo-buo pa po ang Cavite. Ito so ay sa supervision ni Ma'am yung babae, si Sister Laura. Si Sister Laura Pistachio. Hindi ko alam kung andyan pa ngayon si Ma'am Laura Pistachio. At saka sinundan po ito ni Pastor Gabuco, Pastor Diwanag, then sila Pastor Texon, sila Pastor Nagarili, si Elmer, Pastor Moses, Pastor Diaz, at sa panahon ng mga sa panahon na nila Pastor Diaz, Pastor Ilagan. And then, si Pastor Pabito. Pastor Pabito. Then, and then pa si sa kasalukuyan ang aking latest na pastor ay si Pastor Colin Aguilar. Asan mo si Pastor Colin? Ang aming latest na yun. At sa aming naman mga head elders, ang
bago apalipalit at aming yan. At yung aming kasama ngayon dito ay si Brother Rick. Ito ay ang sa turong ni Brother Rick, ang aming iglesia sa Tasmati ay nagiging totally growing talaga, Brother. Thank you talaga sa inyo. At hanggang sa ngayon na nakikita ang bakas ng inyong pagsisikap na ang Tasmati ay magiging makalimba. So, andan po si sila mag-asawa, si Mr. and Mrs. Abituin, sila po ay maging tulong sa amin. At yung aming nagiging delivery namin si Ricardo Barrias. At saka sila po yan mapawaan. Ang aming elder ay si Brother Sam Patalino. Yan ang kanya kasama ko ang kanya misis na Max. Malaki talaga ang desire niya na makasama sana dito. Ngunit hindi pa rin tinalan na ay makatalag siya mamaya at aayos ang kanyang katawan na may makasama namin siya. Kaya ako po ay nalulungkot din sapagkat minsan sa ating buhay, kanyang talaga. At meron pa po kami isang elder na malungkot din sa pasilipuyan na nangyari na nakatalim, nakalipas na rin the person of Brother Alcala. Kasi si Brother Alcala po, ang kanyang misis po ay bago lang nawala, natulog. At kaya hindi po rin nakita siya ngayon. Ang nang si Brother Alcala, ay nalulugod na niya si Tita si Baga. Isa din po siya sa hindi na iglesia ng Kasmati. Saan? Grabe, nalilalito. Baga ako niya nalilalito. Ako'y maiiyak na dito. Kasi ito po ang ating ka-team. Team power ni Brother Rick. Si Baga ang at saka sila po ay bigyan sila ng pagkakataon na kung anong masasabi niya ang bakit natin ma-improve ang Kasmati teachers. Okay, po dapat magpasalamat sa napanood ni Sister Tobias na kasaysayan ng Kasmati teachers. Natatandaan mo din ang aking pagbalikan sa akin. Iyay nagmula sa isang kusada na Peter Yobi, kinang kraso niyo na itulog. Talaga simbahan na hindi man napakayos ay may kaya.
literally they ay nagiging Tasmanic Church, and up to now still growing and improving with the help of the brethren, with the help of Brother Rick. Brother Rick, kali ka mga dito, tulungan mo ako kasi ko ang isa sa tatay din ng iglesia dito. Mayroon pa kami ni Elder na si Brother Jose Reyes, wala rin siya dito. So, ito talaga si Brother Rick naging matagal ito talaga ng iyong tatay na ng Tasmanic Church. Ayan si Brother Bruce Reyes pala eh. Ayan na ka. So, ayun na kayo dito. Ang paluloy mo kayong dalawa. Banyak simbahan Adventista. Kaya mga kapatid,
Sumunod na araw sa pagkain po ng aking pamilya ay sumimanin ko. Hanggang sa may mga kapalit ko ng pasalamat na sa kabila nakaranas ko yung mga pagsubok sa pagkain ng iglesia kasi pagod ko talaga eh. O kaya ka ng fundasyon, mga ako kasama doon. Siyempre pagod ko talaga. Pero mga kapatid, yung kapagura namin na aming naranasan ng pamilya ay isang papapana presyari sapagkat ang aking pamilya kasama ang aking manak tayo na si Pangkisa na aktif naman sila, patuloy po sila na ginagit ng Diyos sa gawain. Okay, mga kapatid, sa mga ito, kami pa nagpasalamat na parang hindi pa rin, parang nakalimutan yung kami, nangalap pa rin minsan. Ayaw mo na para ipasura na yun. Ang ating pong bigyan pa sa inyo na ating inarap, ating pangasunod po yan at tingnan natin kung paano tayo may handa para tinagin ng ulo. Ito lamang po at maraming salamat sa inyo lahat na dito ngayon sa atin mga people sa kitaw na Church Anniversary. Maraming salamat. Thank you, Brother Jose Reyes. Thank you, Brother Rick. Thank you, Brother Rangka, sa pagtulong niyo sa paano isalaysay ang history ng ating Iglesia. So, mga sa hindi pa nakapasok sa Last Night Church, kahit tayo po, mga seer, sabi niya, ay you are invited to visit our Last Night Church so that you may observe and makita mo kung paano mag-welcome ang mga kapatidan ng Dasmanic Church. Welcome po tayo lahat at happy 35th anniversary of Dasmanic Church. Kaya maraming salamat po, Sir Lur, sa pamulina. O nga po, no, I will stand corrected. Hindi nga po pala sila matatanda. They are the pioneers ano po, of the church. Pero, sa kita po matanda na talaga. So, muli po ay really welcome namin kayo lahat. Ganun po kay Pastor Nelson. Good morning po at sa family niyo. Good morning, mga kapatid. I will encourage everybody po yung mga sa bleachers. Please occupy the seats po. Napakanto natin po. Mga kabataan, yung mga wala pong baby, ayan, mga deacons, lahat po naman po sa bleachers ay pautoy niyo po sa napakalangupuan. Dito po, sayang po yung binayaran natin. Pwede niyo po upuan yan. Para po, ano, hindi tayo tumibungi kasi naka-camera po kayo. Mas maganda po na puno po yung ating mga upuan. So yung mga deacons po natin, sila po magpapaalis ay malipat po sa may baby at nagpapalag-alaga po ng anak. Maraming salamat po sa ating pagtugon. At ngayon po ay dadako tayo sa ating closing song, which is our anthem song. Tayo po lahat ay umawit. Sa may bilang 5-3-2 or day by day, let us all rise. Tayo po lahat ay sama-sama tumayo.
ay manalangin. O Amang Banal, Tatiling Diyos, nagtahan na lang sa mga langit, kami po ay nagpupulit at papasalamat sa umagang ito sapagkat kami ay patuloy mong pinapatubayan. O Ama, samahan kami ng iyong mga anghel. At sa patuloy na gabay ng Banal Espiritu, kami ay pagpalain, mausap ka po sa amin. At ang mga Panginoon na buong araw na ito na Sabat ay may spend na rin, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban. Sa aming mga napag-aralan, na mga Panginoon ay patuloy na kami ay bigyan ng patalinuhan upang ito ay aming maintindihan at maibahagi sa pagkatuloy na nalalapit na ngayong pagdating. Panginoon, sa 35th anniversary nga po ng Destiny Church, may we all grow in Christ until He comes. In Jesus' name we pray. Magandang umaga po at happy Sabat, mga kapatid. Ayan, salamat po ng marami sa inyong pagdudod. Meron po tayong ilang announcement at bago po doon, muli po ay ating pong ina-acknowledge yung ating mga bisita. Solideo Gloria Orchestra. Tama mo ba? So, yun po. Welcome po tayo. Sa inyo din po ay Pastor Nelson Paulo na ating pong guest speaker ngayong umaga. Ano po? Ngayon po ay pwede po ba natin kamayang muna yung ating mga katabi? Atin pong batingin sila na may maingit ng ngiti na po. Heart and medium, parang ganun po. So, yun po yung, ano natin, category.
Kami po ay muli po nais po nating paalalahanan yung ating po mga kapatid na yung ating po mga agamit na po, huwag po natin iwan basta-basta sapagkat nasa open area po tayo. Kung sa church po ay meron nawawalan, ay mas malaki po ang chances na pwede tayo mawalan po dito. Ano po? Pero bago po ako matapos magsalita, ay nais ko po sana bigyan ano po, ng pagkakataon yung ating po mga delegates from Baguio na ngayon lang po sila nandito sapagkat last Sabbath po ay nasa Global Youth Day po sila. Bibigyan ko po siguro ng isang minuto bawat isa. So tatlo po sila. So isang minuto, i-concise nyo lang yung nasabihin nyo. Brief lang, pwede dumapit na po para pagkatapos po ng aking ano ay sunod-sunod na tayo. Ano po? Para hindi po sayang oras. So yun naman po at muli po ay yung ating pong mga anak, ating pong itabi. Huwag natin kayang gumala po sa labas, baka mamaya ay magkaroon ng astente dahil naglaro sa labas. Ano po? So yun naman po at happy Sabbath po muli sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat ng kapasabat. Actually, nasabi nyo po nila, pero ako rin po personally ay may nagpapasalamat sa walang sawang suporto po ninyong lahat, as my family, sabi po mga kabataan. Doon po sa Baguio, yun nga po, nakita nyo naman po at nasabi rin naman po nila yung aking natutunan na talagang actual namin ginawa doon. And siguro, doon po namin na-realize na sa communication department, hindi siya basta ang department lang. Ang laki po pala. So, actually, parang nung una, kahit kung hindi pa po ako sabok dito, kala ko wala lang sila, mga flash-flash lang yan, kala ko ang dali, sasalita sa harapan, or mamumuna kahit saan, kala ko isang department lang sila. Pero hindi po, lahat ng communication department, mas nakita po namin yung laki yun, kasi lagi tayo po partner ng bawat department. So, yun po, ang ganda po nung mga aming natutunan doon, yung kung paano magkaka-unite ng bawat department, magkaka-connecta, at sa tulong po nito, at salamat po sa pagkakatok yun kasi natayin kami doon. At sana magkaroon po tayo ng
training din natin dikit sa aming kabataan kasi yun nga sabi ni Ate Hilo na na talagang nagkagamit dito ng kaawin mo. Pero tayo po, diverse natin na gamitin din na ito, naman po natin ito para mas makapagpalago at makapagbahagi ng salita ng Panginoon. So yun po, maraming maraming pong salamat at sana po hindi pa ito yung huli at maraming po pong next time. Wala pong pasalamat sa lahat ng mga kapatid na kahit wala yung presence na kapag-asawa, kayo ay talagang gumagawa at napakalawang ng Panginoon na kayo ay ganyang yung buhay ang lahat ng kailangan at naging posible itong ating celebration ng anniversary ng Dashing Church. In behalf po ni Brother Sam, nagpapasalamat po kami sa inyo mga kapatid at masaya po siya. I hope na mga kabataan natin ay tumugon din sa gawain.